Hello, 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 hello. Vancouver time ito. Foggy at saka ito umuulan. Andito na ako sa parking lot sa trabaho namin. Anyway, kaya ako nag-video nito. Ito parang ano to, part 2 dun sa kung gusto mong paano pumunta ng Canada. Okay. Eh maraming nagtatanong, may nagtatanong sa atin yung taga Australia, may taga Middle East at saka para sa pangkalahatan na rin o dyan sa Pinas kung gusto nyo malaman. Anyway, okay. Una, gusto nyo kumo, para may kaalaman lang kayo kung paano pumunta rito, ano? Okay, nabanggit ko na to sa first, sa part 1, so ito bali part 2. So, sandali lang to kasi hindi tunok ko sa parking lot sa trabaho. Okay, foggy. So, una, kung may pira kayo, student visa. Okay. Maraming school dito na tumatanggap ng mga foreign student. So, kailangan may pira kayo pang tuitions niyo sa sa school. Siyempre. Okay. Kasi ano niyan, per semester. Per semester ang bayaran niyan. Depende kung anong klaseng course na kukunin niyo. Ano yan, hanggang at least $10,000 to $15,000. Canadian dollars eh. So, madali lang yan. Basta may pira kayong pangtustos sa school nyo. Depende kung ilang SIM. Mayroong 2 SIMs or 4 SIMs. Depende sa course nyo. So, ganun. May mga agency tayo dyan sa Pilipinas na mga trusted agencies na pwede niyong malapitan. May kakilala ako na estudyante. Nandito na. So, tanong natin kung anong agency nila. Mamaya ilagay ko dito sa baba sa video kung may ilagay natin yung pangalan ng agency. Alright. So, okay. Ganun. Pag-apply niyo, basta kompleto kayo sa mga papeles. Eh, mga kaibigan, friends and followers, sabihin na lang natin mga 3 weeks to 2 months. Pinakamadali, 3 weeks siguro. O, alam ko, 3 weeks pinakamadali. Basta ready na yung nyo, may pira kayo na naka sa bangko, pangtustos. Pagdating nyo naman, wag kayong, kasi pagdating nyo naman dito, allowed kayo ng 20 hours a week para magtrabaho, part-time. Para pang gastos nyo rin sa, siyempre, budget nyo rin, pang bayad nyo sa upa ng bahay nyo, kwarto. Pwede na yun, 20 hours a week. Okay, ang minimum rate dito sa Vancouver ay mga almost $17. Yung mga minimum, pero depende kung saan ka nagtatrabaho. Kasi mayroon ding mas malaki rin. So, okay, ganun lang. So, pag nandito na kayo, pwede kayong, mayroong nagbibigay ng, pwede kayong maghanap ng employer habang nag-aaral kayo, habang hindi pa natapos. Pag natapos niyo yung, habang hindi pa natapos, makahanap kayo ng employer, mas maganda. O kung matapos niyo yung course niyo, di mas maganda makuha niyo yung at least higher na rate, no? O habang hindi pa kayo nakatapos, nakakita ka ng employer, magbibigay sa inyo ng LAMIA or LMN, something like that, LAMIA in short. Mas maganda eh, may mabigyan kayo ng working visa. Pwede kayong magbago ng visa, magiging working permit, so hindi na niyo na ituloy yung pag-aaral niyo. So yun ang isang option, basta may pera kayo, yun lang. Pangalawang option, skilled worker. Mas in demand dito ang skilled worker. Mga skilled workers in demand dito. Marami ito naghanap ng mga employee. Basta skilled worker. Yung mga trucking, mga drivers, ang mga trucking company, yung mga nag-drive ng mga malaking truck.
mga tin wheeler, they deliver ng mga goods province to province, mag cross border papuntang US. Basta may experience kayong ganun, the best, mas maganda yun. Kung sino nandiyan ka sa Dubai, Middle East, yan ang trabaho nyo, the best yan. Okay, mga trucking company. Skilled worker, ay iba-ibang klaseng skilled worker, oh, basta mag-ano lang kayo, yun, mas in demand yan. Mayroon namang mga hospitality na mga ano, mga workers, nag-hire sila, okay? Sa mga hotel, mga fast food. Ayan. Ang maganda yan, ganyan. So, maraming trabaho dito. Ang pagpasok lang, yun lang. Basta, tingnan nyo sa mga, ang pangalawa, pangatlo, kung may ano na kayo, yung employer, gusto nyo magnani. Yung nani, yung sa bahay, yung mag-alaga ng mga bata, umatanda, pwede rin yun, okay? Mas ano rin yun, may employer kayo doon na marami rin naghanap dito ng mga nani. Kasi dito, busy ang mga magulang sa trabaho, no? Kailangan nila ng magbabantay o mag-assist sa mga anak nila. Kasi hindi pwedeng iwanan dito ang mga bata. Hanggang 12 years old, hindi pwedeng iwanan na mag-isa. Kailangan may guardian o may mga nagbabantay. Kaya ganun. Okay? Yung sa nani naman ay may, kung gusto niyo may agency din na ilalagay ko dito sa baba. Doon ako nag-hire ng sa nani. Nag-hire ako ng isang business doon. Yung unang hinire ko, akong gumagawa lahat. Pero it's consume time eh. Kaya lumapit ako sa agency sa pangalawa. Doon sa agency, may inaanuhan ako. Sa awa ng Diyos ngayon, yung hinahin namin. Pinsan rin namin, pinsan ng asawa ko. Sa awa ng Diyos ngayon, eh, ano na siya? Permanent residence na, nag-asawa na. Asawa niya sa Pilipinas, din, parating na rin yun. So, permanent residence na rin. So, yun ang kinagandahan doon na, at saka ngayon, yung agency ko ay nag-hire naman, inano yung pangalan ko doon as employer naman, doon sa may hinire kami, may nagustuhan ko doon sa Pilipinas, taga Tarlac ba yun? Kaso lang may quota. Yung mga ano, yung sa ganyan, may quota kasi. Hindi siya nakahabol sa quota. So sayang, last year, sayang, hindi siya nakahabol. So, may kontrata, pinirmahan ko na yung kontrata, hindi nakahabol. Pero ako ngayon, allowed ako ng 3 years to hire a foreign worker as a nanny. So yun ang ano doon, yung ano naman, yung pangalan ko nasa job bank naman, nag-hire din ako ng nanny. So nasa job bank lahat yun. Yung agency ko na ang kumikilos doon. So anyway, bahala na doon. Kasi may... Kung gusto niyo rin yung magtrabaho as nanny or mayroon din mga ano din magtrabaho sa mga fast food, itong agency na inuhan ko, naghanap din sila ng mga employer dito sa ano, may mga connection din, kaya mag-i-submit niyo rin yung mga resume niyo doon sa kanya. Ganun, direct i-email niyo sa kanya kasi may mga connection din siya. Okay, ilagay ko rin dito sa baba mamaya. Ewan ko, yung sa akin naman, nasa may nakita rin siyang local, wala pa namang update. Kaya nasa job bank na yung pangalan ko na nangangailangan ko ng ganun nga, na makatulong sa mga bata. Kasi may anak akong 4-year-old, tsaka 11. Kailangan pa ng magtitingin sa kanila. Kailangan yun, kailangan yun. O sige, ganun lang. Kasi yung mga bata dito, kagaya na sinabi ko, hindi pwedeng iwanan. Pag hanggang 12 years old, government ang maging ano mo, pag iniwanan mo. Okay, ganun lang mga kaibigan. Okay, friends and followers, kung sinong ito lang kaalaman para sa ano, kung gusto niyo pumunta ng Canada, well, yung iba naman, nasya-shock pagpunta rito kasi yung
yung in siguro ni bago sa culture shock siguro sa environment. Maraming trabaho dito, huwag kang mamimili muna. Gusto mong magano mag-upgrade ka o di mag-aral ka. Ganun lang 'yun. Bagong dating ka, huwag kang mamili muna. Trabaho left and right. Okay. Para sa ekonomiya, sabi ko ganun. Kung hindi, para lang sa mga anak niyo. Okay, ganun lang. Okay, hindi na ako magtatagal. Mag-part 3 na lang tayo susunod. Okay, maraming salamat. Okay, bye-bye. Papasok na tayo sa trabaho. Bye-bye. Okay, yung mga hindi pang naka-follow sa atin, i-follow niyo na para like and share and follow para updated kayo sa susunod natin ng mga video. May part 3 tayo sa explanation natin pagdating ninyo na dito. Okay, bye-bye.